Ayan na pa yung tsura ng sala namin. So, hindi naman po kami inabot sa loob, pero naiakyat na po yung mga gamit ng ano, sa taas ng bandang madaling araw. So, hello guys. Time check is 1:30 PM. So, update ko po kayo sa nangyaring pag-ulan kagabi. So, thank God po kasi hindi naman po pumasok yung tubig sa loob ng bahay. Pero, as of 3 AM, meron na pong tubig sa ano, sa may labas. Nasa talampakan na po ng anak ko yung tubig. Pero pagandahan lang po kasi is yung ulan po kasi pabugso-bugso. So pag humihinto po yung ulan, is bumababa din yung po yung tubig. So mga bandang 5 AM, medyo ay 5 AM, 6 AM, so kumalma na po yung ulan, hindi na po siya na lumakas ang bonggang-bongga. And nakakatakot nga din po kasi around 4:48 AM is lumindol po ng intensity 6, and then nagkaroon po siya ng aftershock after ilang minutes. So kung mga 4:50, so bago mag 5 AM, nagkaroon po siya ng aftershock na intensity 5. So nakakatakot lang po kasi alam mo yung nandun ka sa kalagitnaan ng bagyo na nag-aantabi ka sa baha, tapos biglang lilindol ng napakalakas na. Ang tagal din po. Ito, siguro ilang minutes na po yung tinagal niya. So, nakakatakot na nakakapangamba na bakit yan ang hinapa at sumabay pa sa bagyo na busy na nga kami sa pag-aakyat tapos biglang lilindol. So, thank God naman po kasi safe naman po kami. And kung titingnan niyo po, nasa taas po ako, pero ayan po, tignan niyo po yung mga damit is sinapay na nga po namin. So, lahat na po ng mga gamit ay hindi dito. Ayan. So, hindi na po muna namin binibay yung mga gamit kasi hanggang until now po kasi nag-uulan. Pero, ano, wala naman daw pong bagyo. So, umalis na daw mo pa yung bagyo. Pero, still, nag-uulan pa rin po. And may balita nga po na nakarating sa amin na magpapakawala nga daw po ng tubig ang mga dam. So, yun po yung kinakatakutan namin, yung magpakawala ng tubig yung dam kasi baka magsabay-sabay sila. Yan po yung magkakos ng baha. Hanggat maaari nga po sana. Huwag na nga po sana umulan. Mag-stable na po yung dam para po huwag na pong magpakawala sila kasi yun po yung number one kinakatakutan po namin dahil yung onday po yan yung nag-cause ng bahay na paawal ng tubig ng dam. So gusto po mag-thank you dun sa mga tao na nag-PM sa akin, na nag-comment po sa post ko na nag-concern. Thank you po sa concern nyo, thank you po sa mga pag-aalala nyo sa akin. So ko lang po sabihin sa inyo na okay na po kami, safe naman po kami. As of now, safe po kami kasi hindi po pumasok yung tubig sa loob ng bahay. Pero mutik-mutik na po, ipapakita ko po sa inyo kung saan lang po. And thank you po sa mga prayers nyo, sa mga concern ninyo. And ingat din po kayo palagi dyan. And update ko na lang po kayo. Salamat po. Bye.